Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas at magkabit ng square taper crankset. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! So ito yung mga tools na kailangan mo. Open wrench o adjustable wrench, mas maganda kung mas malaki para meron kang leverage. Crank puller, BB remover, saka locking tool para hindi dumulas ang BB remover, saka allen wrench. Gagamit ka lang ng allen wrench kung ang crank bolt mo ay allen type. So kailangan mo ng 8mm allen wrench. Kailangan mo rin ng grasa. Okay, tara, simulan na natin. Una natin gagawin, tatanggalin natin ang chain sa crank. Pero hindi na natin kailangan baklasin yung chain, i-cut. Kung ang crank set mo ay 1x katulad nito, madali lang yan. Siguraduhin mo ang RD nakakambyo sa pinakamaliit na hog para yung tension ng chain hindi siya masyadong stress. So, ikakambyo natin sa pinakamaliit. Pag naikambyo mo na, pwede mo nang alisin yung chain o tanggalin. Madali lang yan. Atakin mo lang siya. O, ganyan. Okay. Yun na. Kung ang crankset mo naman ay 3x katulad nito, ang gagawin mo lang, i-shift mo ang FD sa pinakamaliit na plato at ang RD i-shift mo sa pinakamaliit na cog. Yan. Kung mapapansin nyo, dahil nag-cross chain na yan, maliit sa maliit, wala nang tension yung chain. Pwede mo nang tanggalin yung chain. Yeah. Lakay mo lang siya. Yun na. Okay, so dito na tayo sa crank. Tanggalin natin tong dust cap. Ito madali lang tanggalin kahit kamayin mo lang. Yeah. Ang crank bolt na ginamit dito sa crankset na ito ay bolt type. Kung ganito ang bolt mo, gagamit ka ng Allen key na 8mm. Pero dahil bolt type siya, gagamitin natin itong socket ng crank puller. Tapos hawakan mo lang itong crank arm ng ganyan, tapos i-guide mo lang itong thumb mo dito sa crank puller para nakadiretso siya. Gamit ng adjustable wrench, luluwagan natin siya. Ang luwag nito, counterclockwise. Ayan. Yun. Okay. Ayan. Tanggal na. Susunod natin gagawin, tatanggalin na natin itong crank arm. So, gagamitin natin itong parte ng crank puller, itong may thread, ite-thread natin dito, sa gilid nito. Yan, sa pag-thread dito guys, ingat lang kasi pwede yan ma-loose thread kapag nagkamali ka ng thread. Siguraduhin mo na tama yung pagkaka-thread mo. Kapag hindi siya pumapasok, huwag mo nang pilitin. Tanggalin mo agad, tapos ulitin mo lang yung pagka-thread mo. Thread mo muna siya ng kamay. Ayan. Huwag mo siyang gamitan ng tools kapag magte-thread kang ganyan. Ayan. Kapag sumikip na, pwede mo nang gamitan ng tool kasi kailangan mo pa siya ng konting higpit. Ayan. So, mahigpit na yan, guys. Ang higpit nito, clockwise. Ayan. Ipinan mo lang ng konti para mas secure siya. Kasi pag hindi mo yan hinigpitan at ito, nag-push dito, pwede niyang
masira yung thread, matutulak niya. Okay, so nahigpitan na to, ito namang silver na to, ite-thread mo naman, papasok. Okay, so ayaw na. So gagamit na tayo ng tool. Okay, so clockwise ang pag-ikot nito guys para matanggal yung crank. Ayan, dahan-dahan lang, huwag mamamadaliin. Ayan. So, kaya ko rin i-recommenda na mas malaking wrench o adjustable wrench para kapag medyo mahigpit o matigas ang crankset, meron kang leverage. Dito ka sa dulo kukuha ng puwersa. Ayan, paganyan. O, diba? Ganun lang kadali. Ganun lang yung paggamit nitong crank puller. Okay, so tanggalin natin itong crank puller. Counterclockwise lang para maluwagan. Dito naman sa kabila na left arm, parehas lang. Kung ano yung ginawa natin sa right arm, ganun din. Parehas lang. So, dito medyo bibilisan ko na lang yung pagduwa. O, papas forward ko na lang. Next natin tatanggalin itong BB. Ito yung huli nating side na ginawa dito sa left side. Dito naman tayo magsisimula sa left side. Gagamit tayo ng BB remover sa special tool para hindi dumulas ang BB remover. Purpose niyan, nakapit siya dito. Ite-thread mo siya sa axle ng BB. Tapos mayroon ditong pang-adjust na lock. Pag nandito ka sa left side, ito, itong ginagawa natin ngayon, huwag mo isasagad itong lock. Pag linuwagan mo to, itong tool, itong BB remover, gagalaw yan palabas. So, ito, maiipit siya. Kung kailangan mo, ito, medyo maluwag siya. May play lang ng konti. Yan, ganyan. Basta ang importante, hindi tatalon yung BB. Ayan, linagyan na natin ng play. Kukunin natin itong adjustable wrench. Pili ka lang ng point. Ayan, so ito yung position na napili ko. So, ang luwag nito, counterclockwise. Pag ganun. Ito lagi, paharap ng bike. Papunta sa harap ang paluwag. Minsan, kapag matitigas yung BB, katulad nito, matigas. Okay, so ito medyo matigas itong BB na to. Pwede natin pukpukin itong dulo nitong wrench. O, yan. Okay. Ayan, lumawag na guys. Ito yung sinasabi ko guys. Itong lock, huwag mong isasagad dito. Kasi pag lumuluwag na to, ayan, kapag lumuluwag na siya, itong BB, itong tool, itong BB remover, ang galaw niyan, palabas na dito. Eh, kukontra siya dito, di ba? Kasi ito nga, lock. Ngayon, mahirapan ka nang tanggalin. Ayan, di na umiikot. Kaya, ang kailangan mo dyan, konting luwag lang. Pero since lumuwag na siya, so hindi mo na siya technically kailangan ito. Yan. So, luwag dito, all the way. O, yan. Ganun lang. Pwede na natin tanggalin itong special tool. Ayun. Dito naman sa right side, sa drive side, kung saan yung chain, kailangan natin sagad ang lock. Dito sa side na to,
kasama yung buong BB. Kapag medyo matigas siya o mahigpit, pukpukin mo lang. Pukpukin mo lang siyang ganyan. Yeah. Okay, dito sa right side, ang luwag naman nito, clockwise, paluwag. Basta ang BB, kapag luluwagan mo, lagi sa harap, paharap ng bike. Ito yung harap. Ang sikip naman ng BB, dito lagi siya papuntang likod. So, ang luwag, ganun. Ang higpit, pag ganun, papunta sa likod. Ayan. Ayan. Tanggalan natin. Yew! Kapag natanggal na ang BB, eto, nasa sayo na kung gusto mong linisan yung BB case. Ayan, punasan mo lang siya para matanggal yung mga dumi. Saka itong BB mo rin, pwede mo rin siyang linisan, punasan. Okay, so dito naman tayo sa pagkabit ng square taper crankset. Ay, kapag magkakabit tayo ng BB sa crankset, make sure na malinis na siya para wala nang problema. Yan. Dahil ito, nalinisan na natin. Kung luma yung BB mo at mukha namang okay, linisan mo lang. So, next time, gagawa tayo ng video nito kung paano mag-maintenance ng square taper na BB. Eh. Next time, kaya like and subscribe. Pag nalinisan na yan lahat, kukuha na tayo ng grasa. So ako, gagamit lang ako ng toothbrush para ma-brush yung grasa sa loob. Pwede rin kamay, pero minsan delikado kapag daliri mo yung ginaganon mo kasi minsan itong mga threads na to may mga chances na may matalas dyan. Kaya ingat ka kapag nagkamay ang gamit mong pang ganon. Para maging safe at hindi rin madumi sa kamay gaano, ito lang, toothbrush lang. Yan guys. Dito sa thread, yan. Itong mga thread, yan yung lalagyan mo ng grasa. So, technically, hindi naman siya kailangan na yung punong-puno ng grasa, yung ganyan. Hindi na siya kailangan na ganun. Kailangan mo lang, dapat itong threads niya merong grasa. Pati dito sa kabila, ganun din. Yan. Tapos itong sa gitna, lagyan mo rin siya. Pang protection lang sa tubig galawang. Ayan. Sa pagkabit ng BB, ang unahin nating side itong right. Itong right. Ito, huli na to. Itong bearing cup dito sa kabila. Huli na yan. Ito muna yung right side yung unahin natin. So, ganun din, itong thread nito, lalagyan natin ng grasa. Okay. Dito sa sleeve, sa gitna ng BB, pwede mo rin siya lagyan ng grasa. Yan. Lalagyan mo siya ng coating. Yan, ganyan. Yan, ganyan guys. Ganyan yung pagko-coating. Huwag kang maglalagay ng ganyan lang. Yan, kunyari, nagpahid ka ng grasa, ganyan lang yung ginawa mo. Yan, okay na yan. Mali yan, guys. Hindi yan magiging coating kasi parang pinatong-patong mo lang yung grasa. Ang gagawin mo, ipapahid mo talaga yung grasa para 100% ng surface ng bakal malalagyan ng grasa, protektado. Ayan o. Okay. So, dito din sa bearing, lalagyan din natin.
konti. Ayan. Okay na yan. Tapos, kakabit na natin. Dito guys, ito crucial din to. Kapag magte-thread ka, kamay muna gamitin mo. Tapos, dahan-dahan ang pag-thread. Ang higpit nito lagi, tandaan nyo, papunta dito sa likod ng bike. Dito sa right side, ang higpit niya counterclockwise. Ayan, pag ganyan. Dahan-dahan lang at siguraduhin na sa tamang thread. Kapag medyo tagilid yung thread mo, ayan, kunyari, tagilid, huwag mo nang pilitin, luwagan mo agad, tapos ulitin mo. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi kapag nagkamali ka niyan ng thread at tumalod yung thread, malulose thread yung BB case, goodbye bike, iyak na lang. Ayan, okay. So, pwede natin. Okay. So, ayan, tithread natin. Okay. Na-thread na yung BB. Gagamit tayo ng BB remover. Ihigpitan naman natin. So, lalagyan natin siya ng konting torque. Ayan. So, wala naman tayong torque wrench, pero pakiramdaman lang to. Ayan. Okay, so pag wala ka nang nararamdaman na gumagalaw, okay na yan. Huwag mo nang pilitin. Okay. Goods na yan. Doon naman tayo sa kabila. So ibabalik na natin tong bearing cap dito sa left side. So, pwede din natin lagyan itong threads nito ng grasa. Ayan. Tapos dito din sa loob, lagyan mo rin ng grasa. Pamprotekta lang yan sa tubig ulan or tubig baha para hindi siya mangalawang agad. Ayan. Okay. So, hindi mo naman kailangan na damihan dito kasi kapag dinamihan mo naman ng sobra, pwede mag-overflow. Lalabas lang dito. Sayang lang yung grasa. Ayan. Okay. So, nagrasahan na siya. Pasok mo na dito. Ganun din. Ingat lang sa pagte-thread para hindi ma-loose thread itong BB case. So, ang higpit dito sa left side, clockwise naman. Basta lagi dito. Papunta dito sa likod. Ayan. Ayan, ayaw umikot. So, mali yung thread. Ulitin natin. Yun. Ayan, kamay-kamay muna. Kapag medyo sumisikip na, pwede mo na siyang gamitan ng tool. Yan, ito. Yan. Sumagad na siya. Kapag sagad na siya, bigyan mo lang siya ng konting torque. Yan, konti lang. Huwag mong isasagad na higpit yan. Yan. Okay. So, dito naman tayo sa crank arm. Kung ang mga crank arm nito, nalinisan mo na, tanggal mo na yung dumi, yung alikabok, lalagyan naman natin siya ng grasa dito sa may loob. Ayan. Ganun din dito sa may spindle ng BB, lalagyan mo din siya ng konting grasa. Ayan, konti lang. Rekta mo na agad tong crank arm. Ayan. Gamit itong crank remover, lalagay natin itong bolt, pwede natin siyang higpitan. So, ang paghigpit dito, yan, clockwise ang higpit.
Okay. Okay, so dito sa pagtotorque, dahan-dahan lang guys. Kasi kapag sinobrahan mo yung paghigpit mo, pwedeng maputol yung ulo ng bolt. Pero bihira lang naman yung nangyayari. Depende na lang kung mahinang klase yung bolt na linagay mo. Okay, pwede na yan. Goods na. Dito naman sa thread dito, pwede mo rin siya lagyan ng grasa, konti lang. Pag okay na lahat, naikabit na, pwede mo nang ibalik itong dust cap. Okay? Ayos. Doon naman tayo sa kabila. Lalagyan din natin siya ng grasa dito sa spindle. Dito, lalagyan din natin ng grasa konti. O kung nakaganyan yung left side o yung left crank, dapat opposite side yung pagkabit mo. Ayan. Siyempre, yun lang, ano, para hindi ka malito. Siyempre, hindi naman pwedeng ganyan. Dapat ganyan. Opposite side. So, dito sa thread nito, lagyan din natin ng konting grasa. Konti lang. Ayan. Pero ito dahil dito alloy naman tong crank na to, so kahit hindi mo nalagyan ng grasa, okay lang. Hindi naman siya mangangalawang. Pero kung ang crank mo naman, yung mga 3x na bakal, yun, lagyan mo ng grasa yun. Kasi yun, mangangalawang yun. Dito, lalagyan na, babalik natin tong crank bolt. I-thread natin. Ganun din ang paghigpit ng crank bolt counterclockwise. Tapos i-totork na natin. Okay. Yan. Kapag nararamdaman mo ng masigip, dahan-dahan lang sa pagtotork. Yeah. Okay, yan. Pag okay na lahat, pwede natin ibalik tong dust cap. Boom! Ayos! Yan, pwede mo nang punasan yung mga excess na grasa na lumalabas sa mga thread, sa gilid-gilid. Yan, para malinis tignan yung bike. Ngayon, pwede na natin ibalik tong chain. So, ikot mo tong crank na ganyan para hindi ka mahirapan. Tapos itong RD, ibaba mong ganyan. Tapos ikabit mo na yung kadena. Yan, tapos balik mo lang to. Ha? Yun na, ma-under na. So, ganun lang guys ang pagbaklas at pagkabit ng square taper na crankset. Napakadali lang, kayang-kaya mo to. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, manood na. Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas!